Hello guys! Welcome back to my channel! At for today's video, tatalakayin natin yung pagkakaiba ng kultura ng Pilipino dito sa kultura ng Europe, ng Czech Republic. So, at saka pag-usapan din natin yung mga batas dyan sa Pilipinas at yung dito sa Czech Republic. Malaki po ang pinagkaiba. Hindi ko po sinasabing pangit dyan sa atin sa Pilipinas, ha. Dahil dyan po ako nanggaling. Kumbaga, kinocompare ko lang yung kung anong nakasanayan natin dyan sa Pilipinas at kung ano yung nadat na namin dito. So, ayan po. Bilang OFW dito sa Czech Republic. So, ayan po. Nung kami po ay bagong dating dito, ay nagtataka kami, bakit yung gasolinahan dito is walang gasoline boy? So, ayun, isa yun sa napansin namin. Dito po sa Europe, para po sa kaalaman ng iba, yung sa mga hindi pa po nakarating dito, gasoline station po dito is walang gasoline boy. Ikaw po ang maggagasolina ng sarili mong sasakyan. Tapos after mo pong magasolina is babayaran mo doon sa cashier. Padalawa, yung grocery store po dito is wala pong bagger. Yun pagkatapos ng cashier yan, kaya lang, pak, 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 pasala yan, pak. O, abangan mo yung, ano, pagkatapos niyang i-punch, abangan mo yun, ikaw na magbabalot. So, habang pinapunch ni cashier, o, ipapak mo na siya. Yun, ganun po dito. Di kagaya po dyan sa atin sa Pilipinas. Minsan nga, sa isang lane, sa isang cashier, dalawa po yung nagbabagger. Pagka marami ka pong pinamili. Yun, ganun. Kaya po dito is, hindi po sila yung maraming, kumbaga eh, maraming binabayaran na empleyado kagaya sa gasoline station. Hindi na sila magbayad ng mga gasoline boy, gasoline girl. Sa grocery, hindi na sila magbabayad ng bagger, ganyan. Tapos, pagdating naman po sa mga basurahan, although sa Pilipinas po ay implemented naman po ito talaga na dapat po ay magkakabukod yung papel, yung plastic, dapat magkakabukod po yung ganyan. Kaso, karamihan nga po sa atin, hindi po sumusunod, patitigas po ang ulo. Huwag po natin ipagkakaila dahil yan naman po talaga ang totoo. Pero hindi naman po lahat, meron po talagang sumusunod, pero hindi po lahat. Mas marami po talaga hindi sumusunod. Dito po sa Europe, dito sa Czech Republic, yung mga tao po talaga dito is disiplinado. Yung basurahan po ay talagang naka-segregate. Kung ano lang po yung dapat doon sa paper lang talaga, doon sa plastic lang talaga, ganun. Sa mga bottle, nakabukod po yung mga babasagin, bukod po yung tapunan noon. Bukod po siya, guys. Tapos yung mga damit na mga hindi na nila ginagamit, mga sapatos, lahat, yan po ay ibinubukod nila. Dito sa Czech Republic, is hindi ko alam kung saan yung tapunan nila ng mga ganun, ng mga damit talaga. Kasi sa ibang bansa, sa mga US, meron talaga silang nakabukod na tapunan talaga ng mga damit lang. Kaya yung iba nakakapag-dumpster na malilinis talaga. Dito naman, hindi ko kasi alam kung saan dito eh. Wala pa akong idea. Pero, yung mga damit po nilang tinatapon dito is nakabuko din naman. Kaso dun sa baba, bawa ito yung si basurahan, nilalagay nila sa ibabaw ng basurahan, hindi nila hinahalo dun sa loob ng basura. Nilalagay nila sa ibabaw, kaya sa baba. Para kung may gusto pang kumuha, is malinis po siya. Pero dito po sa sa Czech Republic, hindi ko po alam kung yung mga plastic bottle, ng mga Coke, yung mga plastic bottle ng mga drinks. Hindi ko po alam, parang wala eh.
Ang alam ko lang is yung mga returnable na ano, yung mga bottle ng mga beer. Yun, ibabalik mo yun siya dun sa grocery. Susuksok mo siya ng ganun. Tapos, parang may deposito yun eh. Susuksok mo siyang ganun sa machine. Tapos, magkakapera ka na. Parang, hindi ko alam kung 2 koron yung isang, ano, parang ganun. Hindi ko sure. Pero sa, ano, sa Germany, Europe din yun, yung mga plastic bottle ng mga 1.5 is, ano, magiging, ano mo po yun, yung basura magiging pera, yun, ganun. Isusuksok mo yung siya sa ganun, tapos lalabas dun kung magkano. Magkano, kung marami kang bottle na ganun, marami kang pera makukuha. Yun, ganun po. Hindi kagaya dyan sa atin sa Pilipinas na, yan, tapon lang, tapon, yun, ganun. Tapos isa din po sa napansin namin dito sa Europe. Yung hindi po kagaya dyan sa atin sa Pilipinas na pag may pedestrian lane kahit tatawid ka na yung sasakyan, talagang nadiretso talaga siya. Kaya delikado sa mga tao, lalo sa mga bata na wala pong nag-guide. Dito po sa Europe, pag once na nandyan ka sa pedestrian lane at yung pedestrian lane ay wala po siyang stoplight, anytime pwede ka po yung tumawid dyan pag nandyan ka na sa pedestrian lane kapag wala pong stoplight. Kasi pag nandyan ka po sa pedestrian lane, talagang automatic titigil po yung sasakyan. Minsan nga kahit malayo-layo ka pa at pag nasa isip nila ikaw itatawid, titigil po yan sila. Pero kung ang pedestrian lane ay may stoplight, kailangan nyo pong intayin yung green light bago ka po tumawid. Kasi pag naka-red po yung sign na tao, hindi ka po pwedeng tumawid kahit po walang sasakyan. Hindi po kagaya sa atin sa Pilipinas na kapag walang sasakyan, sige, go! Kahit may stoplight, basta walang sasakyan, sige, go! Kaya malimit po yung aksidente. Dito po, napaka-disiplinado po ng mga tao. Yun po yung natutunan namin dito sa Europe. Tapos, kapag kakain, pagkakain yan sila. Yung mga tao po dito, kapag po kakain sila, yan, kakain lang yan sila. Kahit, hindi po yan sila mang-aalok. Yun, ganyan po yung nakasanayan nila dito. Kakain yan sila. Kahit nandyan ka, hindi yan sila mang-aalok. Bahala ka kung gusto mong kumain. Halimbawa po yung pagkain yan, nakalapag dyan. Yan, basta yan lang sila kukuha, hindi yan sila mang-aalok. Yung pag ang kinakain naman nila, yung pang sarili nila. Hindi kagaya sa atin na pagkakain tayo, yun, pag nakakita tayo, may nakakita ang kumakain tayo, alukin natin, kain. Ganyan yung nakasanayan natin mga Pilipino. Kaya kami dito, pag halimbawa kakain kami, tapos makikita nila kami nga nasubo, yun, alukin namin yan sila. Minsan, kumukuha, yung iba minsan hindi. Siguro, nahihiya o ganun. O kaya, hindi sila sanay na ganun. Dahil nga, ang nakasanayan nga nila is, hindi nga sila nang aalok. So, ayun po. Tapos, sa harap ng lamesa, edi tapos na kumain. Ano po nila, talagang nakasanayan nila na pagkatapos nilang kumain. Sisinga ng malakas. Sisinga po yan sila ng malakas. Yung as in, matatanggal na yung ilong nila. Talaga, lakas ng singa. Ganun po yung nakasanayan nila. Halos ganyan po lahat ng tao dito. Noong una po, kami napapatawa. Pero hindi naman tawa na pinapakita namin sa kanila. Tapos, ayun po, nung magtagal na sanay na rin po kami, ganyan po talaga sila. Kung sa atin, parang ano, halimbawa, kumakain tayo, parang madidiri tayo, may sisinga, ganun. Hindi po. Ganyan po talaga sila dito. Ang ayaw na ayaw po nila yung kapag kumakain ay may nautot. Tayo naman mga Pilipino, pag tayo'y napapautot, ay natatawa pa tayo. Sila po, ayaw po nila yung nautot sa harap ng lamesa. Ayun po, yun po ang pinagkaiba. Malaking pinagkaiba po ang kultura nating mga Pilipino sa kultura dito sa Europe.
Yun po. May mga natutunan po kami. At hindi ko po sinasabing pangit yung Pilipinas. Ano po? Dahil yun naman po talaga yung nakalakihan natin. Yun naman po talaga yung nakasanayan natin. Hindi po natin yun pwedeng ipagkaila. At syempre, napansin lang naman na, ah, ganun pala, ganyan. Ganyan pala dito, ganyan, ganyan. Iba't ibang bansa, iba't iba talaga ng kultura, di ba po? Tapos kapag ikay tatawag, bawa kapag ituturo mo siya, ituturo mo yung tao, huwag mo siyang ituturong ganun. Yan siya, oh, yan. Huwag pong ganun. Pag dituturo mo siya, dapat ganun. Siya, ganun. Hindi po ganun. Dahil pag ganyan po ang turo nyo, parang masama po ang dating sa kanila noon. Dapat po ganyan. Parang ano yan eh, parang pakyo, ganun. Pero pag dapat po ganyan. Tapos pag tatawagin ka, tayo, halika, ganun. Ganun yung atin. Halika sa kanila eh. Ganun. Bawa. O kaya yung mukha nila, ganun. Ibig sabihin nun, halika. Halika, ganun. O kaya, ganun. Come here. Sa atin, ganun. Halika. Kaya nung una eh, gaganun ako. Hindi na naintindihan. Ang ganun sa kanila, parang, di bali na, ganun. Yung, di ba, pag ganun sila, ibig sabihin nila nun, di bali, ganun. Ganun, di bali. Tayo, di bali. Di bali ang ibig sabihin sa kanila nun. Tayo, yung ganun, tawag. Yun, ayun po. May mga natutunan po kami dito. At sana po, may natutunan din po kayo sa aking mga isshare sa inyo. At malay nyo, someday, makapunta po kayo dito, magkaroon na po kayo ng counting idea. Isa pa po pala, ang bus po dito is may oras, kaya hindi po kagaya sa atin na kapag may dumaan na, bawa, mag-aabang tayo ng bus. Pag may dumaan, pag puno, hindi tayo sasakay dahil minuminuto naman, halos minuminuto, oras-oras may dumadaan na sasakyan sa atin, na jeep, na tricycle, na bus, ganun. Hindi po tayo sasakay. Sasunod na kami, ganun, ganun tayo. Dito po, napakahalaga po ng oras. Time is gold po dito sa Europe. Kaya po halimbawa, kailangan po on time po kayo lagi. Halimbawa, po, sasakay kayo ng bus. Kailangan mga 5 minutes before dumating si bus, dapat nandun na po kayo sa bus station dahil hindi po kayo hihintay ng bus. At ang kasunod po na oras nun is, malayo-layo pa. Kaya po dito is, time is gold. At sana po ay meron akong na-share na kunting kaalaman sa inyo. At malay nyo someday, makarating kayo dito sa Europe, meron na po kayong kaunting idea. Yun lang po, maraming salamat at patuloy po tayong mangarap. At sana po isa ako sa maging dagdag inspirasyon sa mga taong may ambisyon. Bye!